Ipinagpatuloy ngayong araw ang pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa isyu ng extrajudicial killings, ngunit hindi na pinayagan ng Commission on Human Rights sa magpresenta ng mga testigo. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Joyce Balancho live. Yes, Joyce, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Angela. Tinapos na nga ng Senate Committee on Justice and Human Rights, katuwang ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ang kanilang public hearing sa mga may kaso ng extrajudicial killings na inuugnay sa kampanya ng Duterte administration kontra droga. Muling nagtalo si Senator Richard Gordon at Senator Laila De Lima sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa isyu ng extrajudicial killings ngayong araw. Ito ay matapos maghay ng motion si Senator De Lima upang mapigyan ng pagkakataon si Commission on Human Rights Chair Chito Gascon na magpaliwanag sa pagtawag ni Commissioner Robert Cadiz na duwag kay Senator Gordon noong nakaraang pagdinig. Naghain din na manipesto ang senadora na huwag ituloy ang plano ni Senator Gordon na talakayin ang panukalang pagbabalik ng death penalty. You cannot control this the way you controlled it last time. I don't want to fight with you. I respect you. But let me just point out, I am not going to bear... There is a particular matter at hand, so... Excuse me, what are you trying to tell me? I move that we defer the taking up of the death penalty bill. Is there a second? There appears to be no second motion, so the motion is overruled. Nilinaw din ni Senator Gordon na hindi siya humihingi ng apology mula sa CHR dahil nag-usap na sila ni Chairman Gascon hinggil sa issue. Yung pahayag po ni Commissioner Cadiz last week ay hindi po pahayag ng kabuuan ng komisyon. Opinion po niya yon. Gayunman, hindi pa rin pinayagan ng komite na magpresenta ng mga testigo ang CHR. Ayaw niyong respetuhin ang nag-iimbestiga, huwag na kayong pumunta rito. Sa huli ay tinalakay na ng komite ang mga kaso ng mga napatay na drug suspect sa mga isinagawang police operations. Habang itinuloy ang pagdinig ng komite ay natalakay ang sinasagawang investigasyon ng Philippine National Police sa mga umani kaso ng mga suspect na napapatay sa police operations. Ayon kay Attorney Maria Constantinopla ng PNP Internal Affairs Service, mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon ay nag-imbestiga sila ng mahigit 1,000 kaso ng police operations na nagresulta sa pagkamatay ng inaaresto. 300 rito ay maituturing na dropped and closed cases dahil sa kukulangan ng ebidensya, habang 28 lamang ang nahanapan na ng probable cause para isailalim sa summary hearings. Puro administrative cases anya ang mga ito, at kung sakaling mapatunayan na may pananagutan ang mga polis, ay maaari nilang irekomenda ang suspension, demotion o termination ng mga ito. Dahil tapos na nga ang public hearing, ayon kay Senator Richard Gordon, ay hinahanda na nila ang committee report na inaasahang ilalabas sa Lunes. Maaring hindi na nila anya isama dito ang testimonya ni Edgar Matubato at irerekomenda pa ang kasong perjury laban sa kanya. Kabilang naman sa nakikita nilang recommended bills na maaaring ipasa ay ang pagpapabilis na investigasyon ng pulisya sa mga kaso ng mga napapatay sa police operations, ang paggamit ng body cameras ng pulisya, pagdagdag ng budget ng PNP at iba pa. Angela, bilang konklusyon nga nitong 6 hearings ng Senate Committee on Justice and Human Rights ayon kay Committee Chair Senator Richard Gordon, hindi niya naituturing na state-sponsored or utos ni President Rodrigo Duterte itong kaliwat kanan na nare-report ng mga pagpatay. Ayon din sa kanya, tinatanggi niya na mas mataas ang bilang ng mga napapatay ngayong taon kumpara noong mga nakaraang taon o noong mga nakaraang administrasyon. Ayon pa sa kanya, ay masisisi niya itong mga kaliwat kanang pagpatay o mga itinuturing na extrajudicial killings sa umani kapabayaan parehas ng tao at ng gobyerno. Nagtalo sina Senator Richard Gordon at Laila De Lima sa Senate hearing tungkol sa pagbuhay sa death penalty. Mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancho live. Yes, Joyce! Maganda tanghali sa iyo, Floor. Kasalukuyang ipinagpapatuloy nga dito ang pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Kanina, Floor, sa simula ng kanilang pagdinig, ay nagkaroon nga ng maikling pagtatalo sa Senator Laila De Lima at sa Senator Richard Gordon kung dapat ba o napapanahon bang talakayin sa Senate Committee ang panukalang pagbabalik na
ng death penalty sa bansa. Nagmanipesto si Senator Laila de Lima kanina na bigyan sana ng komite ng pagkakataon ang chairperson ng Commission on Human Rights na si Chito Gascon na magsalita sa pagdinig. Ito ay kaugnay nga ng issue ng pagbibigay ng statement ni THR Commissioner Robert Cadiz laban kay Senator Richard Gordon kung saan sinabi nito na duwagan niya si Committee Chair Gordon dahil isinuspindi nito ang pagdinig ng komite kaugnay ng mga kaso ng extrajudicial killings. Pero hindi pinagbigyan ni Senator Richard Gordon ang unang motion ni Senator Laila de Lima at sa halip ay binasa na lang niya kanina sa pagdinig yung personal text message sa kanya na pinaforwarded mismo ni Chito Gascon. At kanina naman, nagmanipesto rin si Senator Laila de Lima na kumaari ay ipagpaliban muna yung pagtatalakay nga ng death penalty dito sa committee hearing dahil anya hindi ito sumusunod sa three-day rule ng Senado. Ayon sa Senadora, ay kulang sa mga resource persons ang committee ngayon at hindi nila kumbaga malawak na matatalakay itong panukalang batas si Senator Manny Pacquiao on death penalty dahil wala masyadong mga taong maaaring magbigay ng kanilang opinion o komento sa provision ng panukalang batas. Dahil kanina, floor, dalawa lang silang nandoon sa loob ng committee hearing, si Senator Richard Gordon at si Senator Laila de Lima, ay hindi napagbotohan na maayos itong dalawang motion ni Senator Laila de Lima at na-overrule ni Senator Richard Gordon yung naisana ni Senator Laila de Lima at nagpatuloy sila dito nga sa pagtalakay ng panukalang batas on death penalty. Nagsalita kanina si Senator Manny Pacquiao na siyang author ng panukalang pagbabalik ng death penalty at kanina naman ay nagsalita naman si Senator Pancho Lacson na Vice Chair ng Komite at nagmanifesto rin siya at sinabi niya hindi niya alam kung paano ay pagpapatuloy ng komite ang kanilang pagtatalakay nga dito sa panukalang batas na ito gayong puro law enforcement agencies lang katulad ng NBI, CNP, ang nandito sa pagdinig. Sa kasalukuyan floor ay tinatalakay nila ngayon yung sinasagawang investigasyon ng Internal Affairs Service Unit ng Philippine National Police kung saan kinakwestiyon ni Senator Richard Gordon yung bilang ng mga umanay kaso ng extrajudicial killings na naimbestigahan na ng ahensya. At yan muna pinakunin balita mula dito sa Senado. Balik sa floor. Kay Sally MacDoom, pinaninindigin nyo ba iyon na mayroon kayong pinatay na tao na pangalan Sally MacDoom? Mr. Matubato, opo ma'am, kasi pinailan ako ng kaso ma'am ng kidnapping kang Sally MacDoom. Hindi ko sila tinuro, parang inako ko rin. Pinailan ako sa NBI. So what is that? So after all the rants and accusations, I believe Senator de Lima deserves an apology, Mr. Chairman. What apology are you talking about? I demand there is apology. No need an apology because you have the information. You had the information the from the very beginning. The committee, Mr. Chairman. From 2002. Will you please don't melt down, please? You're melting down. No, sir. Because the charge was 2002, si MacDoom pinatay. Ngayon, lumabas 2000. We had to go chasing all these phantom ghosts. We have to ask people here. Sir. We're not wasting the time of the people here, you know. Pagunta rin tayo lahat eh. Mr. Chair, one issue at a time. Hindi ho ba yung pag-aakusa niyo sa akin na merong material concealment has to do with the filing of the case? Kaya po sinasabi ko po kanina, alamin muna natin kung nasabi ba yon o tinanong kay Mr. Matubato tungkol dyan sa pag-file. Kasi hindi rin po ako sigurado. In the meantime, before checking the TSN, you're accusing me or you have accused me this committee was of made to material believe. Concealment. Walang concealment dahil nabanggit naman po ni Mr. Matubato. Kaya pala nandun yun sa notes ko. Kasi nabanggit naman. Nabanggit nung interview ko sa kanya, nabanggit pala during testimony. So where is the material concealment on the part of Senator de Lima? It pains me to be accused of material concealment. There's no material concealment because it was mentioned. It was mentioned. So there's nothing. There's nothing to be
there's nothing to disclose to the body after the witness had disclosed it. Mr. Chair, can I shed light on that, please? Yes, go ahead. Sir, Mr. Chair, the Senator Trillanes is correct in sense that Mr. Matubato said that finailan ng NBI. But hindi po yun yung concealment eh. Pinailan po sa piskalya. And ang piskal, eto po, and the fiscal po, nag-submit pa nga ng affidavit, ng counter-affidavit si Mr. Matubato, at eto pa nga nakalagay sa kanyang counter-affidavit. In the morning of November 9, 2000, Eric was with three companions who I never met before. They look like the military. Mr. Chair, if we check the transcript, paulit-ulit po si Mr. Matubato na 2002, paulit-ulit siya na yung mga pulis na sinasabi niya ang pumatay at nung sinabi lang sa NBI. Hindi niya sinabi na merong kaso sa piskalya ng Samal. Nandito po, siya mismo nag-file ng counter-affidavit. No? So to the chairman's point, there were things that at the very least were not revealed to the committee. But may I yield to Senator Pacquiao? I think he has a... Mr. Chairman, I believe we're now splitting hairs. Initially, your accusation was very, very clear that he did not... I'm not withdrawing it. Not on your life, boy. I'm not withdrawing it. Well, you're mistaken, and you're showing your bias, Mr. Chairman. You're showing your bias as the chairman. Bias? And Mr. Chairman, the apology is warranted. An apology is warranted, Mr. Chairman. I will tell you the concealment. I will tell you the concealment. I could not have concealed it because it was disclosed already. Okay, I will let you melt down and have the floor. All you want. And since no apology is forthcoming, I'm walking out. Because clearly, there was no concealment on my part because it was disclosed already. Disclosed? I'm walking out. It was disclosed by the witness. So what is there to conceal? It was disclosed. The record is very clear. You know, I remember when we were... I remember when we found out a while ago, since there's you were no, very meek as a lamb. You know, I didn't know. I had it in my notes. Oh, I'm sorry. I did not know. I didn't say that. No, you were very meek as a lamb. I remember that I was not holding. That's why I said. I was at the chair on the first. You were the first. That's and why I said. The concealment was done, perhaps not by Matubato, because I was not here at the time, but the concealment was done by you. Because when Matubato was testifying, don't you think it was incumbent upon your part to say, I have information that this guy has been fired. Can we call on the NBI to produce that testimony? Mr. Matubato has already said that. Mr. Matubato has already said that a case was filed against him. Out of respect for everybody, I will say. I am walking out. Mr. Chairman. I'm sorry. I'm sorry for you then. Mr. Chairman.